Good evening po. Taga saan kayo? Taga Pangasinan po. Ah, Pangasinan. Po sa Manila po. Ah, Ilocano ka rin pala? Pangasinan si. Ah. Ah, pero nakakaintindi po din ako ng Ilocano. Ah. Ako naman po, Ann, taga-Bisaya talaga ako, Leyte. Dito lang ako nakatira sa kuan Bagyo. May Trancoville. Saan po? Trancoville, Bagyo City. Saan po? Trancoville. Parang chapik po kayo. Salangaw. Trancoville po, Trancoville. Ah. Saan po kayo ngayon, sir? Sa Trancoville po, Bagyo. Ah, sa Bagyo. Napunta po kami dyan last February po. Kuan siguro, anong okasyon yung panagbenga, ganon? Parang wala pa po ata nun eh. Kasi punta kami dyan mas maaga po. Sa 9 po ata, 7. Okay. Ano po ngayon, hiwalay po kayo sa asawa, Ma'am Jenny? Ang video na po ako, DJ. Okay. Patay na po yung ako. Mm. Opo. Go ahead. Ano po yun? Kayo po, sir. May asawa po kayo? Meron dati pero hiwalay na kami. Mga 6 years ago na siguro. Kasi, kuan, nagkaroon din siya ng ibang karelasyon, dalawang beses na nabuntis. Taga Bohol. May ilan anak po yung... Ay po muna. Ilan po yung anak? Meron, marami na yung anak sa una ko, 5. Pero malalaki na. Nasa kanya lahat. Baga... Asawa. Ha? Nakailan po ba kaya asawa ba sabi niyo marami na? Hindi, yun lang naman kasi kasal eh. Yun lang kaya pagkatapos noon nagkaroon ng isa, kaya lang nagkahiwalay din lang. Ay, pero wala na kaming anak. Nagkaroon po kayo ng pangalawang asawa sir, pero hindi kayo nagkaroon ng anak? Hindi po, parang live-in lang. Mm-hmm. May pangatlo pa po. Ikaw na po yun, ma'am. Ah. Ano po? Sana. Makapwede po ba magkaroon ng anak, ma'am? Hindi po natin alam, DJ. Wala, alam mo yun. Ramdam mo ba? Ilan taon mo na po, ma'am? Ano po? Mayroon pa. Ilan taon mo na po? 46 na po. Ha, pwede pa. Ay, last po, sir. Huling hirit. Kayo po, sir. Ilang taon na po? Matanda ako ng 1 taon. 77 ako. 77. Ilan pong anak niyo sa una? Ah, sa una? Ayos, so, alam po yung asawa ko po. Ano, okay, 5 po? Malay mo, maging pangalawa ko di sa una. 5 po sila. Ah, 5. Laki, 2 babae po. Malalaki na rin po sila. Pwede na. Isang DJ, isang team ng basketball. Hmm. Ilang taon na po ba kayong biyuda, ma'am? At bakit po namatay si mister mo? Ba't po namatay si mister nyo, ma'am? Nandito na po kayo dyan sa Baguio. Nag-work po kayo dyan. Bungol ah. Diba, pamantani, puro bungol. Bakit na, since kwan, 2008, nandito na ako. Ba't po namatay si mister nyo, ma'am? Bakit po namatay? Ano po? Nagkasakit po siya, DJ. Ayun. Lasinggo po kasi siya. Narinig din. Ah, lasinggo.
Okay. Opo, yun siya. Alcoholic po. Mm. Nilason ata, DJ, nilason. Uy, hindi, grabe naman po. Ang umitim ang atay. Lalo kung gano'n na nasunin ang asawa. Siyempre, inom ng inom, di nasunin na. Nalason na po sa alak, kaya yun. Kinamatay na niya. Almusal niya po alak. Mm. Tanghalian niya alak. Hindi nagtatrabaho, ma'am? Po? Hindi po ba siya nagtatrabaho? Yan ang trabaho niya, inom alak? Hindi po, driver po ng Victory po. Ay. Kahit na nagdadrive po DJ, may baon daw po siyang ano, nilalagay po niya sa sito, sabi ng konduktor niya po. Sus, maluoy ka, kawawa yung buhay ng mga pasahero niya. Parang po yung ano, alak, hindi na po siya mabuhay pag wala. Ginagawa niyang tubig, no? Alcoholic na yun. Ganun. Ngayon. Hindi pa po daw kumakain ng almusal kasi nung nag-abroad po ako, yun ang pinipinto ng mga pamangkin ko. Sa umaga pa lang po, yun daw yung iniinom na niya po agad. Hindi pa siya nakain ng kanin. Mabuti ho, nung driver siya, wala pong na-disgrasya dahil sa ginagawa niyang gano'n, no? Butik na po daw siyang aksidente nung DJ. Sa kakainom niya, natulog daw po siya. Oo, oh, yun lang. Ilan taon na po yung panganay mo, ma'am? 26. Nalalaki na po sila, tapos 25, 22, tsaka 16, and then 30. Halos parehas lang. Yung sa akin naman, 2000 pinanganak, parang 24, ngayon yung panganay. May apo na rin ako, isa? Ako wala pa po. Ayaw pa nila magsiasawa. So, tama yan. Hindi pa nila yung pagkadalaga, pagkabinata. Ano naman ang pinagkakabalahan mo ngayon? Dito po ako sa loob ng kampo sa Bilyamor, nagluluto po. Ay. Mag-order po kami sa mga opisina po. Nakasali ka na po dito dati, ma'am? Opo, nung last December po, DJ. Yun nga po, di ba yung kausap mo parang gusto niya magdinegosyo na rin kayo dyan, tutulungan ka niya? Hindi po. Hindi na kayo nag-usap? Yung last po ata na ano ko yung may anak siya sa ano, may anak siyang maliit. Taga, saan ba yun? Ilocano din po yun eh. Kagayan po ata. Yung asawa niya nag-abroad tapos iniwanan siya. Iniwan niya yung anak niya sa kanya po. Ganon. Tarlac po yun. Tarlac yata. Ay, Tarlac po ba? Basta ganon po, Ilocano. Pero si Sir, oh, solo flight po to ngayon. Yung mga anak niya doon din sa ex niya, no? Ikaw lang po mag-isa. Seryoso po, Sir. Ikaw lang ho dyan, Sir, mag-isa sa Baguio? Wala po kayong mga anak dyan? Wala po. Asan po yung mga anak? Nasa Bohol sila, nasa nanay. Maayos naman na yung pagkahiwalay namin kahit na hindi legal. Gumawa kami ng kasulatan, pinanotaryo namin sa attorney. Na tuloy-tuloy yung pagsustento ko weekly. Tapos yung bahay ko at saka lupa doon sa Bohol, sa lugar nila, binigay ko na sa kanila para lang wala na kaming pakialaman. Eh, andun po yung stepfather nila, sir. Po? Andun po yung stepfather. Sa ngayon na itong nakaraang buwan, tuloy-tuloy kasi yung pag-uusap namin dahil magkasama na sila sa bahay. Pinayagan ko na sila, pati yung kuan, pati yung lalaki pupunta doon. Buntis nga po eh. Natural, may asawa eh. Itulad na, wala masyadong trabaho rin yung lalaki. Binigyan ko sila ng apat na baboy para alagaan nila. Kasi buntis kasi, kaya parang yun na rin yung tulong ko sa kanila. Doon yung mga anak mo eh. Oh.
malalaki na rin po yung bunso ko, kuha na eh, grade 3 na eh. Ay, maliit pa. Maliit po pa rin po yun. Elementary pa rin po. Oo, pero medyo may isip na, may pwede na mautusan. Sa edad niyang ganun na, pag nagpabuntis pa sa iba eh, 40, halos ano pa, 44 na. Ah, nabuntis po yung asawa niyo? Ngayon, oo, buntis na naman. Sa ibang, yun, yung kinakasama niya ngayon. Hmm. Okay, hindi naman, po kasi, siguro marunong mag-alaga siya, kaya naganap po siya ng iba. Joke lang po. Malayo eh. Pangalawang bigit na kasi yan nabuntis ng iba. Malayo ako, dito ako sa Bohol, ay sa Baguio, tapos sila sa Bohol. Mm. Yung panahon ng COVID, siyempre hindi ako naka-uwi. Mula COVID, hindi na ako naka-uwi ng 2 years. Tapos yun, nabalitaan ko na buntis na pala, yung pala, may nakaselisi na iba. Mm. Eh, hindi po kayo ako naka-uwi, pero nagpapadala kayo, sir? Kasi COVID na time, halos walang trabaho. Palagi po, nagpapadala po ako, walang paltos. Siguro, pumaltos man, abot ng 10 days, mga ganun, 2 weeks. Nung COVID, may trabaho pa rin naman kayo nun? Oo, okay pa naman. Kasi yung trabaho ko naman dito, parang... Dito ako sa cancer eh, sa LTO. Mm, dyan sa, dyan sa ano mismo? Sa Baguio? Mm. Pwede bang... Pwede bang banggitin dito, sir? Yung kwan, parang picture ba? Parang ganun. Hmm. Malaki kita. So, Hindi, sir. Kasi hindi naman kami naniningil ng kwan. Yung, kumbaga, kung commission lang ang binibigay, yun lang. Hmm. Yung may ibigay ng mga nasa loob sa inyo, yun na po yun. Kung magkano lang ibigay. Yung client mismo ang nagbibigay, kumbaga, i-assist lang namin sila, tuturuan lang namin kung anong gagawin. Oo. I-assist sa loob, tapos yun. Pagkatapos nun, magbibigay na sila ng tip. Hindi naman kayo nag-declare kung magkano o ibibigay nyo, ibibigay sa inyo. Ay, hindi po sir, hindi. Bawal yan. Ah. Hindi po. Kasi alam ko, fixer, may fixed price sila eh. Oo, meron yung iba sir, pero kami hindi sir. Wala ba? Kung ano lang yung binibigay na tip na kuhan, yun lang. Kasi may kilala nga po ako dito sa Quezon. Ano eh? Kalahati yung lakad sa original price. Kanyari 1.5, 3,000. O, yun. Kasi sa amin, sir, sa medical pa lang, mayroon na kaming commission, may tip na kami nun, kaya hindi na kami nagaganon. Ano lang yung binibigay sa amin na tip nung kuwan, kung satisfy siya sa ginagawa namin. Aha. Uh-huh. Yun lang, minsan may nagbibigay ng 1,500, gano'n. Ayun, oo. Laki. Na nabubuo ko rin yung 2,000 isang araw, 1,500, gano'n. Ah, daig mo pa yung malaking bagay na rin yun. Wah, mag-abroad ka pa? Malaking bagay na yan. Ikaw, madam. Bakit mag-abroad ka pa? Madam, ano po? Balak mo pang mag-abroad? Hindi ko pa alam kasi parang overage na po ako eh. Hindi, pero sa ibang country po, pwede pa naman po. Lalo na doon sa pinanggalingan ko po na ano, sa Cyprus, pwede po doon kasi ang employer po ang nagde-decision kahit ilang, walang age limit po doon. Kaya maraming mga, andyan yung mga fixer, kaya maraming mga kamuti sa daan eh. LTO, no? Makalisensya lang. May mga kasama yung anak ko. Pero minsan kasi pag iniisip mo, mas malaki ang kita doon, di ba po? Parang gusto mo pa rin bumalik. Paano yan kung sakaling may magseryoso sa iyo na isang tao? Eh, tingnan natin po. Sorry, ganun.
Diba guys, sa umpisa, friends lang muna, di ba? Opo. Nagsusukatan muna. Parang DJ pang-apat ko na po ata dito, wala akong swerte sa pangatlo. Dun sa una, pangalawa, ma'am. Una, pangalawa. Ano? Yung pangalawa po, DJ, sa ano po, yun yung matanda na parang sa, hindi pa siya nakamove on, pero sumali siya dito para maghanap ng kaibigan. Yung ganun, hindi ko na nga po pinansin yun, pero pinapad niya ako, ganun, inaano niya ako sa Facebook. Hindi ko na inano, kasi parang ayaw ko ng ganun na sabihin pa niya dito na mahal pa niya yung girlfriend niya, ganun, di ba? Parang, wow, di sige. Matanda. Bumalik ka din sa girlfriend mo. Parang ganun, huwag niya niyang sabihin dito sa ano, sa live, di ba? Ay, ginawa kang kuhan, parang tapalbol kasi. Parang ganun, huwag na niyang sabihin. Tapos, ano, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, ito yung Facebook ko, hanapin mo. Ako pa yung pinaghanap niya, hindi ko nga siya hinanap. Tapos, nag-chat siya po sa ano dito, hindi ko na siya pinapansin. Matanda, ma'am? Tapos yung pangatlo, yun nga po yung taga-Tardlac, sabi niyo po, DJ. Yung una, nakalimutan ko na eh. Ayun, tumawag na. Ano ba? Ito, wala po Instagram. Yun po yun, yung nililibak mo ngayon, sila yan. Yan po, sa inyo, hindi sa akin. Sa inyo po? Wala ako. Wala ako. Hindi. Wala naman sa akin. Wala. Nanonood baka may numulto ka na dyan. Nililibak ka, ma'am. May nililibak ka kasi. May numulto yan, DJ. Yung asawa niya siguro, sir. Bawal. Binabawalan ka. Okay. Ilang taon na po bang namayapa si mister niyo, ma'am? Wala na. Hindi na tayo marinig. May tumawag, sir, eh. Ayun. My God. Hmm. Sa kanya, sir. Sabi niya, wala. Ano, sir? Ilang taon na pong nawala si minister mo, ma'am? Ano po? 4 years po. Mahigit. Magpa 5 years sa... next year pa naman. 4 years po. 2020. Wala pang COVID nun. Kasagsagan po ng COVID yun eh. Kasi May. May? March 2020, nag-lockdown eh. Sa amin dito ko, March 16. Hirap nga po nun eh, kasi mga kapatid niya, hindi po sila talaga napunta. Tapos sabi pa ng mga kapitbahay namin, kasi naiuwi ko po sa bahay namin, paano sabihin nila na COVID yun? Di ba kapag ang ano po is COVID, hindi na talaga iuwi sa bahay. Eh sabi nila, kung na-COVID yan. O, na-COVID. Bakit naka-uwi pa sa bahay? Ganun. Ang hirap ng ano nun. Ay, sabihin na i-admit mo pa yon. Opo, na ano po namin sa bahay, naburol pa po ng 5 days. Eh. 3 days so, lang po yun, kaso parang nag-extend kami ng 2 days. Walang findings ng doktor na ganun? Na-COVID? Hey, ano nga yun, yung alcoholic, liver cirrhosis. Kami, syempre ipapakita namin sa munisipyo yun eh, kung ano yung pinayagan nun. Kaya, pinayagan po. Kasi kapag COVID yun, sa hospital pa lang, babaluti na po yun, ikikremit na po agad. After po nun, ma'am, wala po kayong naging boyfriend? Mayroon po. Pero... Wala lang. Mayroon pero wala. Lang. Hindi nagtagal po. Ganon. Malayo pe. Malapit na malayo. Malayo po. Wala siya. Nasa ibang bansa.
Baka tumawag pa yun sa'yo ulit at muling ibalik. Ah, wala na po. Ano na, matagal na po. Parang 2 taon na po tayo. Sayang naman. Abroad pa naman. Hindi po. Baka kulang ka lang sa kuhan, follow up. Yung bang kontak-kontak ba para magtuloy yung ligas, kuhan yung relasyon kahit na LDR? Ah, wala na po kaming kontak. Tagal na po. Kumusta naman po ang kuhan ng pangaraw-araw mo? Okay naman. Okay naman. Pagluluto lang dito naman, ano, Monday to Friday lang po kasi walang office ang ano, government employee. Sa Sabado tsaka Sunday, kaya Monday to Friday lang. Ano yung canteen? Parang ganun? Ano po? Canteen? Parang ganun? Sa bahay po kami nagluluto, pero pa-open na din po yung canteen ng amo ko po. Parang kitir ang dating, ganun. Ano, parang nilalagay po namin sa bento. Doon sa, nakapak na po, bago namin i-deliver. Oo. Sa mga opisina po. Okay. Saan kasi banda yun sa inyo? Sa saan lugar? Dito po, ngayon? Oo. Sa Villamor po. Villamor? Villamor, Visay City. Apo. Ay, sa Manila. Pero saan ka sa Pangasinan? Sa Aguilar po. Aguilar. Hindi ko na alam yung lugar na yan. Sino po yung mga kasakasama ng mga anak po ninyo dun, ma'am? Ano po, DJ? Sino po yung mga kasakasama ng mga anak ninyo dun kasi wala po kayo? Nandun po si Mama. May tanong lang ako sa'yo, ma'am. Ano po yun? Sal, nandito na rin lang tayo. Medyo may edad na rin. Sige po. Ano bang hinahanap mo sa isang lalaki na kung ano, ano ba, yung kung talagang papalarin? Siyempre po, number one, ano po, mabait. Diba po? Tapos, ano, mapagmahal. Tapos, ano, apat, ganun. Yung masipag, hindi kasama yun? At na po, mabait nga po eh. Diba dapat nga mabait po nandun lahat? Ganun. Meron namang mabait, ma'am, na tamad. Tamad din, ganun ba po? Tamad po yun. Ako naman, yung isa lang, yung gusto ko. Ano po yun? Yung may baka respeto. Nasa po yun. Ano po? Yung may respeto. Oo naman. Kasi kahit na hindi mo mahal yung tao, kung may respeto, madali lang matutunan yung pagmamahal. Nandun na yun. Diba? Mahal ka nga kung walang respeto, di wala rin na. Understanding, ganun po. Dapat maintindihan bawat isa sa atin, ganun. Ikaw, anong pang mga tanong mo? Kung sakali, baka mayroon ka pang gustong itanong. Wala na po eh. Kayo po, kaya itanong nyo sa akin. Ay, hindi ko natanong kung ilan lahat po yung anak nyo. Natanong mo. Lima din. Lima nga kayo. Lima. Parin na tayo. Naunang kaya nga isang team eh. Unang tanong mo kanina, ma'am eh. Tinanong mo na eh. Kalimutan mo. Kasi sabi niya, TG, ano eh. Mayroon sa una, sabi niya, di ba po? Tapos yun, ano? Yun nga po. Lima nga daw po yung anak niya. Sa una, tapos nagkaroon po ng 2 anak yung asawa sa iba.
O, di pito po lahat. Hindi yun sa kanya. Lima nga eh. Hindi po sa kanya. Kumbaga, anong tawag yan? Kumbaga sa baboy, anong tawag yan? Paanakan. Yun nga, o, parang ganun. Malaki na rin yung unang anak niya sa iba kasi mismong COVID yun eh. October inanak. 4 years? Biglaan. 4 years. Biglaan rin lang yun kasi umakit ng bagyo, imbis na COVID. Wala sa plano namin na umakit siya ng bagyo kasi nga COVID. Tapos ako sanang uuwi ng Bohol. Bigla naman nung umakit ng March. Isaktong March 1. Yun pala, meron lang siyang gustong mangyari sa amin dalawa. Yun pala, may laman na pala yung tiyan niya. Ah, para sabihin niya na sa'yo po yun. Eh ngayon, nag-anak siya ng October, kulang sa buwan. Tapos sinasabi niya sa akin. Sa'yo po yun. Sinasabi niya sa akin na may tawag yun, yung kulang sa buwan. Premature. Premature. Ngayon, nagtaka naman ako nung pinanganak yung bata, sobrang lusog tapos may mga damit. Kung talagang naka-incubate yung bata, dapat walang damit kahit anong saplot, bawal yun. Ito. O, eh, malusog yung bata, mataba pa sa elepante. Marami talaga. Kaya, isang linggo ko rin siyang pinagtapat na, yun nga, sabi ko, hindi habang buhay na ililihim mo yung mali mo. Ikaw rin, bandang huli, baka hindi maganda. Hindi yun, pinagtapat niya. Mm-hmm. Na ano daw siya, na-disgrasya. Sabi ko naman, hindi ka naman dalaga, bakit sinasabi mong na-disgrasya ka? Hindi sabihin, sinadya mo yan. Kasi yung time na yun, kuha na eh, anak namin nun eh, lima na eh. Hindi sabihin, ginusto niya. Tapos yun, inamin niya ng kuha na, yun nga. Tapos ang masama dyan, dahil hindi niya matanggap, na yun nga, naghiwalay kami yung bata, pinamigay niya lang rin sa kapatid niya. Tapos ngayon, makipagrelasyon na naman kung sino-sino hanggang sa nabuntis na naman ngayon. Eh ako, hindi naman ako ganun kasama din. Medyo naawa din ako sa kanya dahil kasama niya rin yung ibang anak ko. Kaya paano, nagpapadala pa rin ako sa kanya. Limang anak po ninyo, sir, andun? Nasa kanya lahat. Oo. Eh... Yung panganay ko, nasa kuha na ngayon, Makati na gwardiya. Yun pa ang masama dyan kasi yung panganay kong anak, imbis na tiyahin ko yung nagpapaaral, wala na sana kaming inintindi na matrikula. Allowance lang yung sa akin pero yun nga, siya naman ang nagloko. Na-stop tuloy yung pag-aaral niya. Mm. Two years na sana sa sakwan sa criminology. Tapos yun, na-stop. Ang concern lang doon kasi ano po eh, yung stepfather, yung kinakasama niya, andun kasama ng mga anak mo. Ilan po ba ang mga anak mong babae, sir? Tatlong babae. Mga dalaga na. Mga tatlong babae ko. Kasama nila doon, pati yung bunso. Kunin po ninyo, dali mo dyan sa Baguio. Maganda dyan. Dyan muna lang paaralin mga bata. Sir, mahirap ito pagpalipat-lipat kasi ng bahay. Buti na dito, pinatira lang ako dito na walang kuan, walang bayad-bayad. Mm-hmm. Na ano, ng officer? Kailan, officer sa ano? Alam, hindi paalisin. Mm-hmm. Parang caretaker, ganun. Mm-hmm. Tapos kung araw, doon po kayo sa LTO? Opo. Mm-hmm. Araw-araw ako nandun. Mahanapin nga kita doon sa ano, sir. Napi nga kita doon sa LTO. Parang pin-doors lang ako dati. Nagpipinda lang. Doon sa labas din ng LTO? Sa labas po. Sa may medical lang po ako. Kumbaga, inaantay ko lang yung mga... Kasi may mga client na rin ako na yung mga kaibigan ko rin yun. Inaantay ko pag sila ang tumawag. Tapos, papatulong. Siyempre, may mga friends sila. No? Lalakad nila yung friend nila. No? Tapos, pero... Oo. Pag-satisfy ka, pag-satisfy sila sa'yo,
irerito ka nila sa ibang kakilala nila. Oo. Kaya ganun na. Sa isang araw na kukumpleto ko rin yung 2,000. Ganun. Pwede na. Malini. Gusto ko rin maging fixer eh. Marami na tayo, sir. Para marami na yung mga kamuti sa daan. Okay, sige, connected naman na po kayo. Pagpatuloy po ninyo sa off-cam pag-uusap ninyo. Thank you so much. Yes, okay. Thank you po.